Hello mga kapyens! For today po, gumawa po ako ng tutorial about branding. Ito po yung nasa setting ng ating YouTube channel kung saan pwede kang gumawa ng sarili mong watermark sa lahat ng iyong mga videos. If you want to learn, please watch this. Click YouTube. Click mo tong tatlong dot sa tabi. Then, desktop size. Then, click mo tong avatar photo mo. Then, your channel. Click mo yung channel mo. Then, customize channel. Then, click mo tong branding. Then, 1 MB. Picture na pwedeng ilagay dito sa ating video watermark. So, ako nag-try talaga. Ako na nag-try hanggat mag-fit siya sa ating... Wow! Ayan. Video watermark. So, ayan. Fit na fit. Again. So, guys, ito na yung... ito na yung ginawa kong dago. So ayun nga, sorry, dumaan kasi si Dagol. May daga kasi dito. Kung sa makikita ninyo itong tatlong option, end video, custom start time, enter video. So, click ko enter video kasi gusto ko siya makita sa entire video ko sa aking mga uploads. So, ayan, tick lang natin tong publish para mag-save siya. And, tingnan natin sa channel kung meron na siyang watermark na ginawa ko. Click lang natin isang video. Check natin kung may watermark nga. So, ayun. Nakikita nyo itong pink na to. Ito yung ginawa kong watermark kanina. So, mga gusto la ang gustong mag... So, yun nga mga kapyens. Ang ginawa kong watermark. Sana inasundan ninyo step by step. Yan yung paglalagay ng watermark nung wala pa akong watermark. At meron akong next step. Paano naman magpalit ng watermark dun sa ginawa kong watermark. No. Meron pa akong next video kung paano mag-change ng watermark. Watermark! So, eto na yon mga kapyens. Makinig kayong mabuti. Babalik lang tayo dito sa settings. Pupunta tayo sa branding. Then, ayan, scroll up lang. Then, yan, nandun pa rin yung ating ginawang watermark. So, click natin yung change. Then, gumawa na ako ng bagong watermark. Ang ginawa ko na lang, ginawa ko siyang reshape. Ano? Ginawa ko siyang puso or heart. Ayun. Tapos, hindi ko lang yung done. Make sure nakapit siya sa inyong nakapit siya dun sa screen. Then, yan. Ilagay nyo lang uli kung enter video or end of video. Then, click change. Then, hanapin nyo dito yung publish. Click publish para mag-save siya sa ginawa nating branding. So, ayun guys. Pwede natin i-click yung publish para mag-save na yan. Ayan. And then, check natin sa channel natin kung andun ba yung ginawa nating watermark sa mga videos natin. So, check ko sa akin. Ayun. Andiyan na siya, guys. Mga friends.
gagamitin natin ang ating tutorial about this. Mga ka-friends, pinag-aaring ba yung tutorial ko? Pasensya na po kahit luka-luka ang tutorial. Till next video! Bye!